Kung kailan pa naman buwan ng wika, napuna ang mga exhibit ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Senado at sa Kamara. May mga mali raw kasi sa paggamit ng baybayin sa ilang mga display. Binibigyan din pa naman sa mga exhibit ang kahalagahan ng pagturo ng panitikan at ng wikang Filipino. May live report si Athena Imperial. Athena? Jessica, tampok nga sa mga exhibit na yan ang Filipino bilang wikang pambansa at iba pang mga katutubong wika. Pero yun nga, yung mga eksperto at yung mga marunong ng panulat na baybayin ay may pinuna sa pagkakapresenta ng baybayin. Ngayong buwan ng wika, nag-organisa ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ng mga exhibit sa Senado at Kamara. Layon daw ng komisyon na iparating sa mga mambabatas ang posisyon nilang panatilihin ang pagtuturo ng panitikang Pilipino. Katulad kasi nangyari sa CHED, tinatanggal yung panitikan at wikang Filipino sa tertiaryo. Sa paraan na to, yung pagbabago ng batas, i-amenda ang batas ng KWF para mas magkaroon ng kapangyarihan na hindi basta matanggal ang Filipino sa tertiarya pagdating sa mga edukasyon. Isa sa mga tampok sa mga exhibit ang baybayin. Sinama namin ang baybayin dahil paraan ito ng pagsulat sa Pilipinas. Mm-hmm. Pinakamatandang pagsulat, kaya dapat lang kasama rin siya sa binibida. Ayon sa isang eksperto sa pagsulat, gamit ang baybayin, mainam na matutunan pa rin ang sinaunang panulat nating mga Pilipino. Ito raw kasi ay bahagi ng ating kasaysayan. Ang kultura natin ay hindi lamang nagsimula nung pagdating dito ng Espanya, kundi mas maaga pa. Ilang daang taon bago dumating ang Espanya, mayroon tayong sariling kultura, mayroong sariling paraan ng pagsulat. Pero may ilang pumuna sa baybayin sa exhibit. Posible raw kasing mamali ang intindi sa paraan ng paggamit ng sarili nating panulat. Itong mga nakasulat nito ay syllables siya na binubuo ng dalawang tunog, yung consonant at saka yung nakapaloob na tunog ng A. Kaya hindi tugma yung salin sa ibaba na naka-alphabet dun sa kung paano binabasa yung baybayin. Ani Castro, dahil bahagi ng pagka-Pilipino ang baybayin, dapat itinuturo ng tama at ginagamit ng madalas. Kaya naman bilang advokasya, nagtuturo si Castro ng baybayin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung mga bansa sa Asia, yung Chinese, meron silang sariling sistemang pagsusulat, yung Korean, yung Japan, yung mga ibang kabataan niya willing mag-aral ng Korean para maintindihan, di ba? Bakit dun sa sarili nating sistemang pagsulat hindi willing yung mga iba? Nagbibigay ito ng sariling pagkakakilanlan kung sino ba tayo bilang Pilipino. Tulad ni Castro, nagtuturo rin ang baybayin ng isang history professor sa Mindanao State University. Baybayin nga raw ang kanyang ginagamit sa ilang pagsusulit ng kanyang mga estudyante. Ituturo ko ito hanggat ako ay nabubuhay, hanggat ako ay nasa serbisyo. Dahil bilang Pilipino, proud ako na sabihin na mayroon tayong tinatawag na baybayin. Jessica, ayon naman kay John Severo, yung nakapanayam natin sa KWF, kinokonsidera nila na otomatikong ang kasunod nung bawat consonant ay yung letrang A. Kaya daw hindi na nila ito nilagay dun sa, kumbaga, pagkakapresenta nga ng baybayin dun sa kanilang mga exhibit. Sabi naman ni Dr. Miklat, inirekomenda niyang lagyan ng mas malalim na paliwanag yung mga nasa exhibit para hindi raw maging source ng kalituhan ng mga bibisita dito. Jessica? Pero kumbaga kasi, Athena, parang nanganganay ang marami sa atin dito sa baybayin. Is that the case also with the KWF kaya? Kasi this is a whole new set of alphabet to learn or a way of writing, eh. Diba? Kaya siguro marami rin ang nanganganay. Ganun nga bang kaso ito? Jessica, no, kasi nung nagtanong tayo sa kanila kung sino yung pwede nating kapanayamin tungkol nga mismo dito sa paggamit ng baybayin, ay sinabi nila na wala raw available nung panahong
nagpa-schedule tayo ng interview, pero ang sinasabi nila, kailangan nga raw na meron talagang grupo na kumbaga ay nakatutok dito. Dahil ang sinasabi nila sa ngayon, ang pinaka-focus nila, kumbaga yung paggamit nga ng Filipino, ng wikang pambansa at ng ibang katutubong wika ng mga Pilipino. Jessica? In the meantime, mukhang dumarami nga ang nag-aaral nitong baybayin dito lang sa atin eh. Kasi meron tayong guru, no, si Howie Severino, na talagang parang ito na yung kanyang advocacy, Jessica, sa ngayon, na turuan ng mas marami sa atin na paano ba magsulat, anong kahalagahan nito, etc. May direction nga ba towards this din ang KWF? Or pati siguro DepEd, no, Athena? Jessica, meron naman ano, kasi bahagi nga ito ng kakanyahan o pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Ang sinasabi nga nila ay maganda nga daw na maging elective ito sa kolehiyo. At yun nga, sa ngayon, sa modern times natin, Jessica, dahil may mga gamit na tayong gadgets, kahit na hindi pa ito gawing elective, napakadali niyang matutunan, Jessica, lalo na kung may kodigo naman. So, lalagyan mo lang ng kudlit para mabago yung mga kasunod na vowel. At hindi lang yan, Jessica, meron na ding app para kapag magkakausap kayo ng mga kaibigan mo sa social media, yun na yung ginagamit nyong kumbaga alphabet. So masasanay at masasanay ka rin, Jessica. Kung sa bagay yung ibang mga bansa, meron niya, no? Yung mga sa Israel, may sarili silang way of writing. Yung mga Thai, yung mga Indian, yung mga Chinese talagang meron din sila, no? Etc. Meron din yung mga kanji ng mga Japanese, etc. South Korean, meron din. Bakit nga naman hindi tayo? Yan nga rin yung reaksyon ng mga estudyanteng lumahok doon sa workshop na pinuntahan namin kanina, Jessica. No, ang pinaka-reaction nila ay yung kung Korean nga, natututunan nila kung paano isulat. Paano pa kaya ito na kumbaga sinaunang panulat natin? At madali lang naman talaga siyang matutunan. Dapat daw bigyan natin ng halaga at bigyan natin ng oras para matutunan ito. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Athena Imperial.